Magandang umaga mga ka-weirdo. I-re-review natin ngayon ang Hope Without Optimism ni Terry Eagleton. Itong si Eagleton ang isa sa mga sinisisi sa pagkahumaling sa teorya ng maraming manunulat, malikhaing manunulat. Nga, naakusahan tuloy sila na inuuna ang teorya dahil nga imbis na yung crack. Dahil nga itong si Eagleton ang author ng pamosong Theory Introduction. Siyempre pa, kahit naman sinasabi mong wala kang teorya sa pagsusulat, ang totoo, meron ka lang hindi kinikilalang teorya. Para sa iyo, hindi yun teorya o hindi sentido common. Hindi mo kine-question yung pinaggagalingan mo. Meron akong hirit na huwag mo akong materi-Terry Eagleton na hanggang ngayon hindi ko pa nahanapan ng pinakamahusay na sitwasyon para gamitin. Itong si Eagleton ay napaka-importante sa akin bilang manunulat. Yung kanyang literary theory and introduction ang nagpakilala sa akin sa semiotic at psychoanalysis. Iyon na mga Marxism and literary criticism ang nagpakilala sa akin sa mga teorya ni Brecht sa alienation effect at kay Benjamin at sa kanyang aura. Importante din sa akin yung after theory, lalo na yung version doon ng etika ng husay o virtue ethic. Siguro hanggang ngayon, pinaniniwalaan ko pa rin yung virtue ethic. Meron nga lang syempre mga libro si Eagleton na wala sa hulog. Halimbawa yung kanyang Trouble with Strangers. Bagaman maganda yung section tungkol kay Badiou, mali-mali tungkol kay Nietzsche. Kita mo na nakasalalay lang sa secondary sources. At walang tunay na engagement sa kung ano yung sinulat talaga ni Nietzsche. Meron talaga mga, ganun talaga yung mga manunulat na napaka-importante sa'yo na napakaraming libro nilang nabasa mo. Minsan kinakasawaan mo na lang. Kasi nga alam mo na yung mga tricks nila eh. Alam mo na yung mga gimmicks nila eh. Lalo na si Eagleton, hindi lang siya paulit-ulit yung style. Meron siyang mga sections talaga mula sa artikulo niya na inuulit niya sa ibang libro. Kasi nga, yung mga bida niya, isa lang eh. Halimbawa, si Benjamin. Pag sinisipin niya si Benjamin na sinasabi na kaya tayo naghihimagsik ay hindi para sa kinabukasan ng ating mga apo, kundi para sa alaala ng mga inapi nating mga lolo at lola. Nung una ko na-encontro yun, parang wow, ang galing. Ngayon, nang inulit niya dito sa Hope Without Optimism, na naman, retweet, repost. Pero minsan din, pag binabalikan mo yung mga manunulat na importante sa'yo, para kang nakikipag-usap sa kaibigan na matagal mo lang hindi nakakwentuhan. O para kang bumalik sa lugar na maraming alaala. Hindi to nostalgia eh, kung hindi... Ah, siguro nga nostalgia. Yung ligaya ng pamilyar. So ano ba yung hope without optimism? Eh yung optimism ayaw doon ni Eagleton. Kasi wala itong basehan sa realidad. Ano man ang sitwasyon, yung optimist laging ang pakiramdam, mahusay ang lahat. Hindi lang sa hindi mo siya maaasahan pag seryoso yung sitwasyon kasi nga minamaliit niya. Kumbaga parang hindi autentiko yung kanyang pagiging masiyahin pag masaya ang sitwasyon. Kasi nga, kahit naman malungkot, ganun siya. So, hindi nakabase dun sa sitwasyon ang kanyang tingin sa buhay. So, tinitira yun ni Eagleton. May isa-isa yun. Dahil, baka nagkakamali yung optimist sa sitwasyon at mas maganda na realistiko yung pagsiyasat sa sitwasyon nang sa gayon, masolusyonan. Imbis na sabihin mong okay lang ang lahat. Naalala natin dito syempre yung eksena sa climax ng Three Idiots ng malagay sa malagim na sitwasyon yung baby ng kapatid ni Priya at sumuko na silang lahat. Umiiyak ngayon yung babae at sinabi ni Rancho, all is well. Pagkatapos syempre parang di ba nawala nga yung sanggol dun sa sitwasyon na yun. Sa eksenang yun. Parang pwede mong asahan na magalit yung babae, yung nanay. Pero hindi siya nagalit kasi nga, nung sinabi ni Rancho yung catchphrase ng pelikula, dalawa yung catchphrase ng pelikula eh, bigla nag-respond yung baby. Yung tumugon yung bata. At nabuhay siya ulit. Siyempre ito yung mitolohiya. Ito yung matulain na pagtugon ng pelikula
sa mahihirap na hamon. Kasi nga, yun ay pag-apirma, pagtugo na oo sa komunidad. Ang salamin nito, ang kakambal nitong eksena ay yung pagpapakamatay, trigger warning, nung estudyante na hindi makagraduate o hindi pinayagan ni virus na makamarcha dahil huli siya sa kanyang thesis. Si virus ay walang awa, at si Rancho dun sa climax, silang three idiots, pinalis sila nung ni virus mula sa kolehiyo. Hindi na kayo graduate, hindi na kayo estudyante. Pero nung nakita nila na kailangan ng tulong ni virus at nung anak niya, tinulungan nila yung tinulungan nila yung nagpatalsik sa kanila sa eskwela. At ayun ang pakikipagkapwa. Kaya ang yung kamatayan sa simula ng pelikula binaliktad nung buhay doon sa climax. Ngayon, magandang sentimiento ito. Bagaman, syempre may contradiction dun sa pangalawang catchphrase ng pelikula na habulin mo ang husay at ang tagumpay ang hahabol sa'yo. So, huwag kang hahabol sa tagumpay kasi hindi mo ito makakamit. Pag ang husay ang hinabol mo, saka ka lang magtatagumpay. Ngayon, kung pag-iisipan natin to, maari na dahil optimist ka, pwede kang maniwala na magtatagumpay ka rin sa huli dahil lang hinahabol mo ay husay. Pwede rin na dahil optimist ka, medyo hiwalay yung pananaw mo sa katotohanan ng mundo, kaya wala kang patutunguhan, hindi ka magiging mahusay, hindi ka magiging tagumpay. Siguro depende na rin yan sa kung paano gamitin mo o ng bayan mo, optimistic na bayan, iyong optimismo. Noong 2020, may baby sa totoong buhay na ito na nagkasakit, sinundan siya ng media, at nung sa wakas ay nakalabas na siya sa ospital, tumugtog yung This Is My Fight song. Kung sino man yung kumanta nun. At heartwarming yan, ano, nakakabuhay ng espiritu. Ang kaso nga lang, pagkatapos ng ilang buwan, pumanaw din siya dahil sa mga iba pang sakit. Pwede nating isipin, kasama si Eagleton, na hindi talaga sapat yung optimismo, yung positive thinking, yung nahulog yung cellphone. Hindi sapat yung optimismo, yung positive thinking, at ang kailangan ay husay ng infrastrukturang medikal, husay ng pamamahala, husay ng pampublikong serbisyo, social services mula sa gobyerno. Pero kailangan mo din ng optimismo kasi alam, malugmok ka, kailangan mo rin yung all is well. Sa comics ng Green Lantern na pinapaliwanag yung pinanggalingan ni St. Walker, ganito pala yung nangyari sa kanya. So nagkakaroon ng gulo sa kanilang bundo. So kasama niya yung siya, anak niyang lalaki, anak niyang babae, asawa niya, tsaka tatay niya. May propesiya sa kanila na sa panahon ng sigalot, yung kanilang mesiyas ay matatagpuan sa tuktok ng bundok. So, dahil nga ang gulo-gulo na sa kanilang planeta, sabi niya sa pamilya niya, halika, puntahan natin yung Mesiyas para tubusin tayo, iligtas tayo. Dalhin tayo sa ginhawa. Akyat sila. Tapos una yung tatay niya na pagod masyado sa pagakit sa bundok, pumanaw. Pagkatapos, yung asawa niya at saka yung anak niyang babae na hinugot ng tubig, lulun. Wala na silang ang hinahina na nilang siya na lang at saka yung kanyang anak na lalaki na buo ang tiwala sa kanya. At kumbaga, naniniwala sa mga, yun nga,
all will be well, the universe provides, ganyan. Niniwala din sa Mesiyas. Saka, akyat sila ulit, tuloy-tuloy. Tapos pagod na sila, gutom na sila, nakakita ng prutas yung bata. And then sabi niya, oh, tinan nyo, tay, totoo nga yung sinabi nyo. Tinutulungan tayo ng bundok. Malapit na siguro yung Mesiyas. Hindi niya napigilan yung anak niya, kumagat na agad dun sa prutas. Eh yun pala yun yung version na may lason. At namatay yung kanyang huling pamilya. Hindi, wala na tagas ang lahat. Ang meron na lang sa kanya, yung paniniwala, yung pananampalataya niya, pananampalataya sa Mesiyas. So tumuloy siya sa pag-akyat hanggang sa naabot niya yung tuktok ng bundok. And then ang nakita lang niya doon ay bato. Sa nagsimula pang bumagyo. So galit na galit siya doon sa kanyang Mesiyas, sa kanyang Diyos. No? Sabi niya, ano ba yun? Nawala ang gulo na sa planeta namin. Nawala na yung buong pamilya ko, tas wala ka pa pala. Sabi niya, magpakita ka. Di, maulan, mabagyo, no? Kumikidlat. Tapos nabasa yung bato. At nung kumidlat, sabi niya, girl. Tapos nakita niya yung kanyang reflection dun sa bato. At dun niya natanto, siya pala yung Mesiyas dun sa propesiya. So bumaba siya mula dun sa bundok at nagsimulang magsermon tungkol sa kapayapaan at pag-asa. Yun yung ano siya, blue lantern siya, hope yung kanyang emosyon. Tulad ng Will, hindi naman emosyon ang hope, pero pagbigyan niya na yung writer ng comics. So yung catchphrase ni St. Walker ay all will be well. At nabasa ko yung comics na yun bago ko napanood yung 3 Idiots. Husay talaga ako dun sa issue na yun. Yung libro ni Eagleton ay may mga pagkukulang. Una kasi, yung nga yung paglalaro niya ng salita. Kapag ikaw ay hindi naman English yung una mong wika, nawawala ng kapangyarihan. Kunyari, magbibigay siya ng halimbawa na kumbaya, dalawang uri ng pag-asa, dalawang uri ng hope. I hope for a better future, tsaka yung I hope to see you soon, or I hope to see you tomorrow. Eh, sa akin naman kasi, pwede natin sabihin umaasa ako para sa mas magandang kinabukasan, pero wala naman nagsasabing umaasa akong makikita kita bukas. At kung meron man, dapat ipahuli siya. Gayun din, may conceptual na kalabuan sa pagitan ng nabanggit ko na lang salita kanina, pananampalataya at saka pag-asa. Ano ba yun? Para bang ang pag-asa ay secular na pananampalataya? Ganun ba yun? O ang pag-asa ba ay pananampalataya na walang Diyos? Walang espiritualismo? Minsan talaga nakakainis ang basahin si Eagleton kasi parang dahil nga napamoso na siya at wala na siguro nag-i-edit sa kanya. Sa magkasunod na pahina, limbawa, may inuulit na joke, may inuulit na turn of phrase. Tapos parang ang naging estilo na niya ay, paragraph 1. Sabi ni Benjamin, ganito ganyan. Sabi naman ni ano, ganito ganyan. Tapos pag ganun na lang. Tapos meron na lang siyang isisingit na pakiramdam mo, yun yung kanyang pananaw. Pero hindi mo sigurado kasi parang, para ba siyang ano, yung tulad ni John Stewart, ganyan, na, ganun. Iirap. So, magkukot, tapos iirap. Para bang iniimbitahan ka na lang na matangahan sa sinabi nito at ni ganyan. Na, okay, maganda yun. Parang pakiramdam mo, superior ka. Pero parang pag naghahanap ka ng positibong argumento, hindi positibo in the sense na positive thinking. Positibo yung sabihin, ano yung gagawin? Imbis na ano yung pangit o ano yung mali. Okay din naman yung maging critical, yung magsabi kung ano yung mali. Pero minsan, gusto mo rin na masabihan na ito ang magandang ideya ito, no? Bigay tayo ng sapatos. Sa madaling sabi, hindi nasagot ni Eagleton yung tanong na ano ang pag-asa. Pero nakakatawa pa rin naman si Eagleton. Na meron siyang sinipi na mahaba mula kay Trotsky. Na sinasabi kasi ni Trotsky na sa Utopia, yung tao makokontrol na yung kanyang blood pressure, ganyan. Yun yung maaasahan natin pag sa wakas, tapos na ang class struggle at nagsimula na ang kasaysayan. Bukod dun sa hirik laban kay Trotsky, ang huling joke ni Eagleton na na-appreciate ko ay mula sa libro niyang Materialism tungkol kay Nietzsche, na sabi niya, may sinipi siya, tapos sabi niya, minsan hindi ko alam kung tong si Nietzsche ay filosofo o personal trainer.
Kasi nga, tunog nun ay, kumbaga parang self-help guru si Nietzsche dun sa quote na yan. Ano lang ito, ginawang libro. Apat na lecture ni Eagleson sa kung anong universidad sa Estados Unidos na ginawang libro. Diyos ko, parang ini-imagine ko yung mga taong nakinig dun sa lecture na yan. Bagot na bagot siguro. Batong bato. Yung pangatlong section, pangatlong lecture, pangatlong kabanata, The Philosopher of Hope, ang pinakamahusay. Kasi dito, may focus si Eagleton, ang obra maestra ni Ernst Bloch na The Principle of Hope. Para kasi kay Bloch, lahat na ay nakatuon sa kinabukasan, sa magandang kinabukasan, at yung mga krimen, yung mga maling ideya, yung mga karumal-dumal na gawain at paniniwala ay perversion lamang o namintis na utopia. So, halimbawa, yung sa mga lumang soap opera, yung agresibong babae, yung PUTA, siya ay kontrabida. At pwede mong sabihin na sexy o anti-feminista pa nga yung soap opera. Pero sa isang banda, pwede mo rin sabihin na ito ay namintis lamang na feminismo. Ito ay nalihis lamang na feminismo. Kasi nga, gustong ibida yung agresibong babae, kung gamit tayo ng sexistang salita, masculine na babae, pero hindi alam ng soap opera paano gawin yon. Kaya sa simula, siya ay magtatagumpay laban dun sa kiming bida at sa dulo na lang siya matatalo. Pero hanggang nagtatagumpay siya, para bang sinasabi nung soap opera na, mahusay maging agresibong babae. Mahusay maging PUTA o BITCH. Isa pang halimbawa ay yung pelikulang Die Another Day, James Mangione. Hanggang hindi umaabot dun sa Act 3, para baga itong papuri sa talino at sigasig ng mga taga-Hilagang Korea. At hindi ko malaman kay Eagleton bakit siya galit na galit kay Bloch. Samantalang, napakahusay naman nung ganong uri ng balangkas, nung ganong uri ng pilosopiya. Baka naman dahil ang version ni Jameson nung teorya ni Bloch, ang alam ko, kaya hindi yung kay Bloch mismo ang aking naengkwentro. Purong Bloch. Iyon na lamang ang masasabi ko tungkol sa Hope Without Optimism ni Terry Eagleton. Bala ko sana magbasa ulit ng mga libro niya. Hindi na kasi ako maingganyo ng mga libro ngayon. Inisip ko pag nagbasa ako ng luma kong paborito, kaya masihan ako ulit. Pero may mga manunulat talaga na naengkwentro mo, maapektuhan ka ng lubha, papakilala sa iyo yung mga napaka-wow na ideya, pero pagsasawaan at katatandaan mo na rin. Kaya Terry, kung napapanood mo man to, salamat sa iyo at paalam. Salamat din sa inyo mga ka-weirdo. See you next time. Hanggang sa susunod.